po makatipid at kung paano po maprotect, kung paano po maprotektahan ang ating mga alagang baboy, lalo na po sa ganitong malapit na po manganak ang ating inahin. Kaya mga kaibigan, kailangan natin protektahan ang ating mga biik para hindi mapasok ng good morning mga kaibigan. Kumusta po? Sana po nasa buti tayong kalagayan sa lahat ng oras. Mga kaibigan, ito mag-unbox tayo ng nabili ko sa Lazada ng kulang-kulang 400. Mga kaibigan, ito po ay gagawin ko sa, ito po ay isang knit. Ayan po. Ay, dahil nga malapit na mga nakang aking inahin baboy, ay kailangan ko po mga kaibigan na kailangan kong bakuran dahil ang mga manok ay ang kukulit. Mahirap kasi na bagong panganak ang ating inahing baboy na pumapasok po yung mga manok. Dahil po yung mga manok po mga kaibigan, ayan po ay nagdadala ng bakterya dahil kung saan-saan po pumupunta at siyempre kumakahig at kailangan natin protektahan ang ating mga biik. Mga kaibigan, at ito, tingnan natin, ipakita ko sa inyo yung paglalagyan natin. Yeah. Ito mga kaibigan, ayan, nilagyan ko na ng mga kawayan. At ngayon, dito ko lalagyan ng net ito. Itong mga ganito, palibot hanggang doon. Tapos hanggang dito. Para hindi po mapasok ng mga manok. Medyo may kahirapan niya lang. Ito. Hindi pa tapos. At pinako ko dito. Ayan. At hindi pa tapos. Ano lang muna ito. At tatalian ko. Ayan po. Para ayan. Mahalaga mga kaibigan, hindi talaga mapasok ng manok. Dahil ang manok ay dito sila umiipot. Siyempre, kailangan talaga natin mga kaibigan na protektahan ang ating mga biik. Mga kaibigan, at ito, natapos din. At ganun lang ang ginawa ko, napakasimple lang. Ayan. Iwan ko lang kung makikita nyo yung itong knit dahil parang para sa akin napakanipis po. Pero okay, sa halagang 350 at 20 meter, para sa akin okay naman yung halagang 350. Ayan po mga kaibigan, palatandaan na po na mag-deliver na si Mama Bito ay sa awa ng Diyos, tatlong araw na lang. Palatandaan na rin. Yung mga tahi niya ay bilog-bilog na parang kambing. At okay na rin ang ating paggawa ng harang ng mga para sa mga manok. Mga kaibigan, at ito, kompleto na tayo. Mayroon tayong brooder. Ito po ay 100 watts para hindi ginawin ang ating mga biik. At okay na rin yung kuna, naka-ready na rin. Ayan, kompleto na. Sure na ito na hindi mapasok ng ating mga alagang manok. Mga kaibigan, yun ang talagang malaga kung meron tayong mga mga kaibigan, siyempre buhay probinsya at tayo ay nag
Buhay probinsya, mga kaibigan, kailangan natin makatipid, kaya gumagawa tayo ng paraan. Yun lang po kayo pag nanganak na po ang aking pangalawang inahing baboy. At maraming maraming salamat po at mag-iingat po laging, at mag-iingat po lagi tayo.